Ang teksto po natin ngayon ay hango po sa aklat ng mga awit. At ang title po ng ating sermon ngayong hapong ito ay Ang Providensya ng Diyos na Nagpapanatili. Ito po ay hango pa rin sa tema natin ng systematic theology. At kasama na po dito ang pinag-aaralan natin ngayong hapon ay ang providensya ng Diyos. Last week po, no, similar yung ating topic at ito ay dineliver ko sa inyo. Kaya makikita natin na progressive at continuous yung mga topics na pinag-aaralan natin. Samahan niyo po ako sa pagbabasa ng ating haliging salita ngayong hapong ito. Matatagpuan po natin ito sa aklat ng mga awit. 145 verse 14 to 21. Niyaya po lahat ay tumayo bilang paggalang sa pagbasa ng salita ng Diyos. Muli po, ito yung makita sa Psalms 145 verse 14 to 21. Ito ang salita ng Diyos. Siya'y tumutulong sa lahat ng tao na may sularinin at sa mga nakalugpagkalugmok sa panghihina ay kanyang hahanguin. Lahat ng mga buhay ay tanging si Yahweh ang inaasahan. Siya'y nagdudulot ng pagkain nilang kinakailangan. Binibigyan sila ng sapat na sapat, hindi nagkukulang. Ano pat ang lahat ay may tinatanggap na ikabubuhay. Matuwid si Yahweh sa lahat ng mga bagay niyang ginagawa. Kahit anong gawin ay kalakip ang masagana niyang awa. Siya'y nakikinig at handang tumulong sa lahat ng tao, sa sino mang taong pagtawag sa kanya'y tapat at totoo. Bawat kailangan ng taong tapat at may takot sa kanya, kanyang tinutugon. At kung nagigipit, hinahango sila. Yang umiibig sa kanya ng lubos ay iniingatan. Ngunit ang masamay, wawasakin niya't walang mabubuhay. Sa aking pupurihin ang Diyos na si Yahweh habang nabubuhay, sa ngalan niyang banal, lahat ay magpuri magpakailanman. Pagpalain ang pagkabasa ng salita ng Diyos. Tayo po'y makaupo. Ito po ay hango sa pagkakasulat ni David. Tandaan po natin, ang aklat ng mga awit ay kalipunan ng mga sulat ng awit galing sa iba't ibang author at isa lang po dito si King David at siya, isa siya sa pinakamarami na naisulat. At makita rin po natin na ang tema po ng pagkakasulat nito ay pagdadakila sa ginawa ng Panginoon sa kanyang providensya na siya ay maasahan sa pagliligtas, sa pagpapanatili at sa pag-aalaga ng kanyang mga hinirang. At sa bandang dulo nakita natin ang kanyang paghuhusga sa mga makasalanan na hindi nananampalataya sa kanya. Sa ating pong pag-aaral ngayon, na is po nating mailagay sa ating kamalayan na ang Diyos ay may providensya. Pag sinabi po natin providensya, ang ginagawa po ng Diyos o pinangyayari sa ating buhay ay patungo lahat sa ikabubuti natin at sa kaitataas ng kanyang pangalan. Ang tulong ng Diyos ay handa lagi na nakasaklolo sa atin at hindi niya tayo pinababayaan kailanman. Nung mga nakaraang linggo, me and my wife were fixated sa isang Senate inquiry o Senate investigation. Kung napapansin niyo, may dalawang prominent Senate investigation ngayon. Isa ay patungo sa illegal drugs, the other one is patungkol sa mga Teveses o yung nangyaring atrocities sa Negros Occidental. At merong isang mama na pulis na nasangkot dito at ang pangalan niya is Noel Alabata. Si Noel Alabata ay nahuli nung siya ay bibiktimahin niya yung kanyang target, dalawang negosyante na pinapapatay di umano ng mga Teveses dahil may interest sila sa negosyo ng dalawang negosyanteng ito. At dahil palpak yung kanyang baril, hindi pumutok, siya'y na disarmahan, naghabulan sila, at pinipilit pa rin yung barilin yung kalaban, yung target niya, at siya'y nakuyog ng mga tauhan doon sa kainan. At sa madaling salita, siya ay nag-fail sa kanyang gagawin. Ang nangyari po ay siya'y
pinukpok ng tigas na bagay sa batok o sa ulo. Siya ay binaril dahil naagaw sa kanyang baril niya. Binaril siya sa leeg. At siya ay sinaksak sa likod. Sa madaling salita, talagang papatayin na siya kasi minsan lang makahuli, di ba? Yung mga riding in tandem, nakakatakas lagi. Pero siya ay nahuli nung kanyang bibiktimahin. Kaya ganoon na lang yung galit ng mga tauhan nung kainan na yon ng kanyang bibiktimahin. At nung siya ay nawala ng malay, 17 days siyang na coma. 16 days siyang na coma at on the 17th day siya na release. Diretso siya sa presinto at kinasuhan siya, na-inquest siya at nung siya ay nakapiit na ay may magandang nangyari. Ano po 'yon? Siya ay napiyansahan. At nung siya ay napiyansahan, tinatanong ngayon ng mga senador, sila Bato de la Rosa at ibang mga senador natin, sino ang nagpiyansa sa iyo? Pinanindigan talaga niyang hindi ko po alam. Hindi ko po alam, gwagano siya. Hindi daw niya alam kung sino. Dahil kung masagot kung sino ang nagpiyansa, malalaman kung sinong nasa likuran ng pagpapapatay. Ngayon, lumabas yung isang balita na ang humaharap sa piskalya, nagbayad nung ay isang abogado. At ang abogado na ito ay hindi pipitsugin, hindi PAO o hindi Public Attorney's Office, kundi isang kilala at prominenteng abogado na hindi ma-afford ng isang simpleng pulis. Kasi pulis siya na ginawang assassin. So sa madaling salita, nandun na yung pagdududa ng mga senador. At dahil sa kanyang pagsisinungaling, nahalata na siya yung nagsisinungaling na ikaw ba naman, nakalaya ka, hindi mo kilala kung sino nagbayad ng piyansa mo? Ano yun, sabi ni Bato, galing langit to, himala, na may nagbayad lang, sana all, di ba? Ilang nagbayad ng bills mo o ano. Pero hindi eh, kilala niya kung sino yon. Meron na siyang takot sa kanyang buhay na baka siya ibalikan. Kaya ang ginawa ng mga senador, he was cited for contempt at siya'y kinulong sa Senado. Ang siya ngayon nakakulong doon. Ewan ko kung napalaya na, ewan ko, nabalita niya na napalaya na ba. So, kabaliktaran sa buhay ng mga mananampalataya, alam natin kung sino ang tumubos sa atin. Tayo nakalaya din kaninang umaga, ang ating mensahe ay naganap na. May gumanap. Sinong gumanap? Si Kristo Jesus. Anong ginanap? Pagtutubos. At sino yung ginanap at pinagaganap? Tayo. We are the recipients of the justification of Christ. Tayo ang naging beneficiary ng kamatayan, pag-ibig at muling pagkabuhay ni Kristo Jesus. At kilala natin siya. Hindi mo pwedeng tinubos ka pero hindi mo kilala yung nagtubos sa'yo. Si Kristo ay nagpakilala sa atin. Kaya nga pag tinanong, pag Kristiyano, kailan ka nakakilala sa Panginoon? Yan, yung tanong. Sabihin, may pagkakataon na hindi mo siya kilala, ngunit nung ikay naligtas, nakilala mo siya. Ngayon, alam din natin, hindi enough na sabihin natin, kilala natin siya. Ang tanong, kilala ba niya tayo? So, sa pananampalataya natin at ating pamumuhay bilang Kristiyano, nagkakalakip yung dalawa. Tayo'y kinikilala ng Diyos bilang kanyang mga anak dahil sa kamatayan, pagkalibing at muling pagkabuhay ni Kristo na naging kabayaran ng ating kasalanan. At dahil tayo'y mga anak, kinikilala naman natin ang Diyos Ama bilang ating sariling Ama. Malinaw po yon sa isang mananampalataya. Kaya ngayong hapon, ating mensahe ay ang lahat ng kaganapan sa buhay ng isang mananampalataya ay nagaganap ng ayon sa providensya ng Panginoon para sa pagpapanatili niya sa kanyang mga anak. Ang providensya ng Diyos na pagpapanatili. Hindi tayo kagaya ni Tebes na tinubos at hindi natin alam kung saan ang galing. Ang kabaliktaran ating pinagsisigawan, ating pinaalam na ako'y niligtas ni Kristo. Ang Panginoong Diyos ang nagligtas sa akin, hindi sa aking sariling galing o kabutihan. Bilang unang punto po ngayong hapon sa ating teksto ay ang providensya ng Diyos na nakabase sa kanyang kabutihan at kabanalan. Yun ang ating nadanas. Ang providensya ng Diyos na nakabase sa kanyang kabutihan at kabanalan. All the goodness and holiness of God. Ito po ang basis
ng providence ng Panginoon sa atin. Na sa lahat ng ating dinadanas, ito ay lahat makatuwiran at nakabase sa kanyang katuwiran at kabanalan. Bago po ako magtuloy, nakita niyo po ba yung aking sinend? Nandiyan na? Okay. Yan. Pwede siyang kusabayan. Para hindi kayo maligaw. Ako naliligaw ako eh. Kanina pa ako naliligaw ng tingin. Parang may problema ang aking mata. So makita po natin sa ating teksto, sabi po dito, siya'y tumutulong sa lahat ng tao na may suliranin at sa pagkalugmok sa panghihina ay kanyang hahanguin. Verse 15, lahat ng mga buhay ay tanging si Yahweh ang inaasahan. Siya ang nagdudulot ng pagkain nilang kinakailangan. Binibigyan sila ng sapat-sapat, hindi nagkukulang. Ano pat ang lahat ng ay may tinatanggap na ikabubuhay. Matuwid si Yahweh sa lahat ng bagay niyang ginagawa. Kahit anong gawin ay kalakip ang masagana niyang awa. Siya'y nakikinig at handang tumulong sa lahat ng tao, sa sino mang taong pagtawag sa kanya tapat ay at totoo. Nakita po natin ang basihan ng kanyang paggawa ng pagtulong, pagpapakain, pagpapalakas ay ang kanyang attributes ng kindness o kabutihan at ng kanyang kabanalan. Kaya sa una makita natin siya ang ating kalakasan at tanggulan. Bilang isang walang kalaban-laban na alipin ng kasalanan, bilang isang tao na walang kapag-asa, mahina. Hindi lang tayo mahina, kundi tayo patay. Wala tayong kahit anong kakayanan na lumapit sa Diyos. Buti na lang, salamat sa Diyos dahil sa kanyang kabutihan at nakabase sa kanyang kabanalan. Sabi, as binasa natin kanina, lahat ng ginagawa ng Diyos ay pawang kabutihan. Dahil sa kanyang kabutihan, binigyan niya tayo ng kalakasan at pinagtanggol niya tayo. Kung titigdan natin ang ating mga sarili bilang mga abah, bilang mga alipin na walang kakayanang lumaban sa kasalanan, tayo ay parang mga alipin na nakatanikala ang liig. Na para tayong mga baka na merong panikala sa ilong. Kung saan lang tayo hilahin ng kasalanan, doon lang tayo susunod. Wala tayong kalaban-laban. Tayo yung mga alipin. Wala tayong lakas. Ngunit sa providensya ng Diyos, siya ang nagbigay ng tulong, proteksyon, at kalakasan. Yung pagkain na binibigay ng Diyos, ito yung pagkain na buhay. Na kung saan hindi ka na manghihina at hindi ka na mauuhaw. Sabi ng Panginoong Yesus, kung sino man ang makasumpong ng tubig na buhay, the living water, kung siya'y uminom, hindi na siya muling mauuhaw. At ganun po ang providensya ng Panginoong sa atin, sa kaligtasan natin. Pangalawa po, makita natin sa letter B, sapat-sapat na tugon sa pangangailangan. Kung merong nakakaalam ng pangangailangan, ng totoong pangangailangan ng tao, ay yun ay kung sino ang naglalang sa tao. At bilang Diyos na naglalakad ng langit at lupa at ng sangkatauhan, alam niya kung anong ating pangangailangan. Alam niya mismo kung ano ang pangangailangan ng kanyang mga anak. Tayo nga na mga ama, no? Mga ama o mga nanay. Minsan hindi natin alam kung anong kailangan ng anak natin, lalo yung mga sanggol, mga baby. Kami ni Amor, minsan nag-struggle kami kay Seven. Minsan, nagwo-whining. Yung hindi naman umiiyak, parang humuhuni lang na ano bang gusto mo anak? Ano bang gusto mong, anong kailangan mo? So dumarating sa pagkakataon na nag-ano kami, no? Titimpla kami ng gatas, hindi pala gatas yung kailangan, kailangan pala palitan ng diaper. Hindi kami perpekto bilang magulang. Kaya namin ibigay sa pagkakataon, pero hindi namin alam kung anong kailangan niya. Pero salamat na lang ang Diyos. Noong tayo niligtas niya, hindi niya tayo binigyan ng pera. Noong nakilala natin ang Diyos, hindi tayo binigyan ng kayamanan. Na binigay sa atin, kapatawaran. Bigyan tayo ng buhay. Dahil yun ang kailangan natin. Sabi ng salita ng Diyos, aanhin mo, makamtan mo man ang buong sanlibutan kung ang iyong kaisa-isang kaluluwa ay mawawala. Alam ng Diyos na ang pangangailangan ng tao ay hindi yung mga material na bagay lamang. Hindi yung mga temporal na bagay. Kaya ang pinakamalaking problema ng tao, ang kanyang sinolusyonan. At ano yun? Ang kasalanan. He gave His only begotten Son
para mamatay sa krus ng Kalbaryo dahil alam niya ang pangangailangan natin ay tayo'y mahina, kailangan natin ng kalakasan, tayo'y gutom, tayo'y aba, tayo'y mahirap, tayo'y patay. Tayo walang kakayanan. Kaya ganoon na lamang ang provision ng Panginoon. Binigay niya ang totoong pangangailangan ng kanyang mga hinirang. At ang kanyang pagtugon sa pangangailangan na yun ay hindi kulang-kulang. Hindi tayo na, yung nabitin sa kaligtasan. In fact, kanina pinag-uusapan natin, sinimula ng Diyos. Naganap na, tinapos pa niya. At patuloy niyang pinananatili. Kaya nga po sa binasa natin, sabi po dito, sa verse 17, matuwid si Yahweh sa lahat ng bagay niyang ginagawa. Kahit anong gawin ay kalakip ang masagana niyang awa. The riches of His mercy. Doon nakabase ang provision niya sa pangangailangan natin. Sapat-sapat. Mga kapatid, nagdarahop ka ba ngayon? Nakaranas ka ba ng kagutuman? Nakaranas ka ba na maghirap? Hindi lang ikaw nakaranas niyan. Huwag kang mag-alala. Pare-parehas tayo. Huwag kang matakot. Pagkat ang Diyos ay may kasapatan. Kaya niyang ibigay ang iyong pangangailangan. Huwag kang matakot sa mga magsisimula ng pamilya. Yan, sila Deacon RJ. Huwag kang matakot. Nagsisimula ang lahat saan? Sa kaligtasan. Hindi nyo na problema yung iniisip nyo na paproblemahin nyo dahil nasold na. Naligtas na ng Diyos ang inyong mga kaluluwa. Yung mga susunod ay pinagsusumikapan na lamang. At sapat-sapat ang Diyos sa kanyang providensya at sa kanyang provision. Sabi niya sa verse 16, binibigyan sila ng sapat-sapat nang sapat na sapat, hindi nagkukulang, anupat ang lahat ay may tinatanggap na ikabubuhay. Ganun magbigay ang Diyos. Ang providensya ng Diyos ay kung anong binigay sa atin, sapat yun para sa'yo. Bakit nagkukulang sa tingin natin? Dahil naghahangad pa tayo ng hindi naman para sa atin. Naghahangad tayo ng sobra-sobra pa. Naniniwala kayo na ang pinrovide ng Panginoon ay para sa inyo, sapat. Ano bang pangako ng Panginoon in Matthew 6:33? Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. What are those all things? What you will eat, what you will drink, and what you will wear. Sapat-sapat, kapatid. Hanggat hindi ka pa naglalakad ng hubot-hubad sa kalye dahil wala ka ng masuot, okay lang kahit luma yung damit mo. Sapat yan para sa'yo. Eh kaso hindi, may bonus pa nga ang Panginoon eh. Nakakapagsuot ka pa ng mga magagarang damit. Hanggat hindi ka pa kumakain ng daga at ng mga kulisap at ng mga insekto dyan, sapat-sapat yung munggo mong inaaraw-araw. Amen? Sapat-sapat yan dahil yan ang providensya ng Panginoon. Hindi ibig sabihin nagkukulang ang Diyos. Nagkukulang lang tayo minsan sa pananampalataya na yun ang providensya ng Diyos. Okay. Sabihin ko sa inyo, Pastor, isang beses na lang kami kumakain sa isang araw. Praise the Lord! Bakit? Butik kumakain ka pa. Di ba? Eh, tatlo naman yan eh. At least may isa ka pa. Pastor, wala na kaming makain. Wala ka na makain. Salamat sa Diyos dahil may iglesia. Gagamitin ng Panginoon to provide. Kasama yan sa providensya ng Panginoon. Ang isa't isa ay kasapatan din natin. Mga kapatid, hindi ka nagkukulang. Yan ang pangako ng Diyos. Manampalataya ka, maniwala ka. Sinimula niya sa kaligtasan. Tatapusin niya sa kabanalan. Kahit yung pangangailangan natin sa kabanalan ay ipoprovide ng Panginoon. As a note, ang ating Diyos, Ama, ay hindi pabaya sa kanyang mga anak. Kaya wala tayong dapat ipangamba. Pag tinitignan ko yung anak ko minsan, iniisip ko, ano ba yung mga pangangailangan ng anak ko? I'm very concerned. The other night, natanong kami ni Bitoy, eh kagabi yata yun, Pastor, saan yung pag-aaralan si Seven? Sabi ko, sa Inglaterra. Yung mga sagutan. Sa Inglaterra ang pag-aaralan niya. Hindi, ang tanong kasi ni Bitoy, kung magpa-public school din ba siya dito, no? Sabi ko, yun, sagot ko, Inglaterra. Hindi, ang sagot ko ay kung may Christian school na po-provide ng Panginoon na afford ng budget,
doon na yung papasok. Kasi mahirap sa ano, no, sa public ngayon kung ano-ano yung tinuturo, no? Bakit ko nasasabi yun? Dahil may titiwala ako sa Panginoon. At kung sa public school man mag-aral ang anak ko, eh hindi rin problema. Bakit? Ako yung primary teacher niyan. Kami ng mag-asawa. Hindi ko iaasa sa mga guru niya yung matututunan niya. No? Mas matagal dapat na tinuturuan natin habang bata pang ating mga anak. Kasama yun sa providensya ng Diyos. Kung saan kanya dinala, kung saan niya tinakda ang mga bagay-bagay, pagtiwalaan natin. Dahil kung ako bilang ama na masama ay concerned sa pangangailangan ng aking mga anak, ng aking anak. Eh si Bitoy kasi minsan daddy tawag sa akin. Hindi, joke. Joke lang po. Master. Ako ay concerned eh. Ano pa kaya ang Diyos Ama na banal, ang hindi maging concerned sa pangangailangan natin? Pangalawang punto po natin ngayong hapon, ang providensya ng Diyos ay nakaangkla sa kanyang biyaya at sa kanyang matuwid na hustisya. Ang providensya ng Diyos ay nakaangkla. This is anchored in His grace and in His righteous judgment. Basahin po natin muli ang ating teksto. Sa verse 17, matuwid si Yahweh sa lahat ng mga bagay niyang ginagawa. Kahit anong gawin ay kalakip ang masaganang niyang awa. Siya'y nakikinig sa handang tumulong at handang tumulong sa lahat ng tao. Sa sino mang taong pagtawag sa kanya'y tapat at totoo. Bawat kailangan ng taong tapat at may takot sa kanya. Kanyang tinutugon at kung nagigipit, hinahango sila. Yaong umiibig sa kanya ng lupos ay iniingatan. Ngunit ang masama ay wawasakin niya at walang mabubuhay. Ganda ng mga sinabi, no? Puro pabor. Pagdating sa dulo, wawasakin. Bakit? Merong mga tumatawag sa Diyos, may mga parang lumalapit sa Diyos, merong mga tao na, Lord, Lord, Lord! Ngunit ang sasagot ng Panginoon, lumayo ka sa akin, hindi kita nakikilala. Dahil hindi sapat na tumatawag tayo sa Diyos. Ito dapat ay naka-angkla sa kanyang natapos na gawa. Tayo ba'y nananampalataya sa kanya at ang basihan ng pananampalataya ng bawat individual ay ano? In Matthew 7, huwag mong tawagin Panginoon kung hindi mo sinusunod ang aking utos. Ang totoong nananampalataya sa Diyos ay ang sumusunod at gumagawa ng kanyang utos. At yun ang sinabi dito. Sa umpisa kasi malilito tayo, sabi, siya'y nakikinig at handang tumulong sa lahat ng tao. Lahat ng tao? Ibig sabihin, kahit kriminal, pag nanalangin sa kanya, Panginoon, iligtas mo ako sa mga pulis na gustong magkulong sa akin dahil nakapatay ako ng 10 tao, tutulungan siya? Nasa lang hustisya? Ang providensya ng Diyos ay nakaangkla sa kanyang mayamang biyaya at sa kanyang matuwid na paghuhusga. Maawain ang Diyos. Pero kailangan nandun tayo sa kalooban ng Diyos para ma-enjoy natin yung kanyang awa. At para sa isang makasalanan na nakapatay ng 10 tao kung siya talaga'y sumasamo sa Diyos, Panginoon, iligtas mo ko. Ang kaligtasan niya ay yung mahuli siya ng pulis. Ang kaligtasan niya ay yung madala siya sa hustisya. Pagbayaran niya dito sa lupa yung kanyang kasalanan sapagkat kung talagang nananampalataya siya kay Kristo at siya'y nagsisisi, bayaran man ng kanyang katawang lupa ang kasalanan dito sa lupang ito, hindi niya na pagbabayaran sa ikalawang kamatayan ang kanyang kasalanan dahil ito'y inahako na ni Kristo. That's providence anchored in God's righteous judgment and in His rich mercy and grace. Kaya mga kapatid, bago natin sabihin sa mga hindi natin sigurado o sa mga katrabaho natin, kaibigan natin, ay pagsubok lang yan, tumawag ka sa Panginoon. May awa ang Diyos. Sino ba siya? Siya ba ay kinalulugdan ng Diyos? Siya ba ay nananampalataya na sa Diyos? Bago natin sabihin that God is for you, ang pinakamabiyaya na pwede natin gawin ay paalam sa kanila na ang galit ng Diyos ay laban sa iyo kung hindi ka nananampalataya sa Kanya. That's the most loving thing we could give to a rebellious sinner. In God's providence,
tayo na mga nagrebelde din sa Panginoong Diyos ay kinaawaan niya. Nadinig natin ang kanyang salita at tayo tumalima sa kanyang mga utos. Kaya nga po, biyaya ng kaligtasan sa mga hinirang. It's a grace for those whom God has chosen. Biyaya. Tumanggap tayo ng biyaya. It's only by grace that we are saved through faith. Not by works so that no one can boast. It is a gift. Regalo ito sa atin. Hindi natin ito may pagmamalaki. At yun ang providensya ng Diyos. Na sino ba ako na kaawaan ng Diyos? Na ako'y patawarin sa aking mga sala? Na ako'y kamatayan ng isang banal na anak ng Diyos na walang sala, walang batik, walang kahit anong nagawang kasalanan. Pero siya nagbayad ng aking kasalanan. Sino ba ako? And that's grace. Para naman sa mga nagre-rebelde sa Diyos, babalikan natin yung dulong sinabi. Ang sabi po dito, ngunit sa masamay wawasakin niya at walang mabubuhay. Kaparusahan para sa mga masasama. Ano yung wicked? What does it mean to be wicked? What does it mean to be rebellious against God? Wickedness is like this. In the beginning, God created the heavens and the earth. In 6 days, He created all the vegetation, everything that men could ever need. And on the sixth day, He created the man and the woman, and then He rested. Binigay na ng Diyos ang lahat. By default, God has provided everything na kakailanganin ng isang tao. And He said it was good. And you know what's wickedness? Hindi na sapat yung tao sa binigay ng Diyos. Mas pinili pa niyang kainin yung pinagbabawal ng Diyos. Na iniisip niya, mas matalino ako sa Diyos. Mas magaling ako sa Diyos. Mas alam ko ang pangangailangan ko kaysa alam ng Diyos ang pangangailangan ko. Mas may satisfaction yung pagpili ko kaysa sa pagpili ng Diyos. That's wickedness. Yung sumasalungat ka sa salita ng Diyos. Nandiyan na ang providensya ng Diyos, ngunit sinalungat mo pa rin. That's wickedness. Kaya wala nang biyaya, kundi pawang pagkawasak at hindi ka mabubuhay. Kaya mga kapatid, makita natin, kaduluduluhan sabi sa verse 21, aking pupurihin ng Diyos na si Yahweh habang nabubuhay, sa ngalan niyang banal, lahat ay magpuri magpakailanman. It ended with the doxology of lifting up the name of God. Purihin ng Diyos. Bakit? Sa kanyang providensya nangaligtas ang mga hinirang. At sa pawang providensya din ng Diyos, ang mga makasalanan ay mabubulit sa dagat-dagatang apoy. Parehas na pagpapakita ng providensya ng Diyos. Una, sa pagbibigay ng biyaya. Pangalawa, sa pagpapakita ng hustisya. Walang magnanakaw sa kaluwalhatian ng Diyos. Walang makakanakaw sa kaluwalhatian ng Diyos, pagkat nakasalig ito sa kanyang banal, banal, banal na pagliligtas sa kanyang hinirang at pagpaparusa sa mga lumalaban sa kanya. Nagtutulak ang providensya ng Diyos na may pakita ang kaluwalhatian ng Diyos so that His glory will be seen, displayed in all the earth, whether in its salvation, in the salvation of the elect or in the punishment of the reprobate. Para sa kaligtasan ng masama at ng mga hinirang at para sa kaparusahan ng mga masama. Parehas ay gumagana ang providensya ng Panginoon. Huwag nating isipin na lahat ng nangyayari dito, ang providensya ng Diyos ay para lang dun sa mga pabor sa atin na pangyayari. Kahit yung mga pangit na paningin na pangyayari sa ating paningin ay dinudulot ng Diyos para sa ating kabubuti. Ngunit kahit anong gawin nung masama na mabuti para lang makuha yung providensya ng kaligtasan, hindi niya makuha. Dahil hindi yung nakabase sa kanyang gawa. Ang kaligtasan natin ay nakaangkla sa biyaya at habag ng Diyos at sa ating pananampalataya sa natapos na gawa ni Kristo. Kaya sa aking pagtatapos,
Sa providensya ng Diyos lang natin makikita ang mayamang pagpapamalas niya ng kanyang pag-ibig. The riches of His love. Na pagpapanatili sa mga hinirang. The only reason that why we're here, nananatili ka pa kahit parang isang pirma na lang ng bulate, makakapitaw ka na sa Diyos, eh dahil hindi ikaw nakakapit. Dahil ikaw ay arestado. Dahil ikaw ay pinangahawakan ng Diyos. Na kahit anong pilit nating balikwas dahil sa kasalanan, tayo pinapanatili ng Diyos and we can't help but repent of our sins and come back to God. Ito'y nakabase sa kanyang pagpapamalas ng kanyang pag-ibig na nagpapanatili sa kanyang mga hinirang. Sa providensya din ng Diyos natin makikita ang pagkakalakip-lakip ng mga bagay sa sanlibutan para sa kanyang kalwalhatian. Sa providence ng Panginoon, lahat ng bagay sa mundong ito, mapangyayari yung kalooban niya. At ang kalooban niya ay magbibigay ng kalwalhatian sa kanya. Ang hamon po ngayong hapon sa atin ay, mulat ba ang iyong mga mata sa providensya ng Diyos? Mulat ba? Nakikita mo ba yung providensya ng Diyos sa iyong buhay? O mulat ka sa mga negatibo na nakapaligid sa iyo na akala mo ikaw ang sentro ng mundo? Bakit ako? Ba't ako nakakaranas dito? Sagot ng Diyos, ba't hindi? Ba't hindi ikaw? Kung ano man maranasan mo, para yan sa ikabubuti mo. Kahit hindi mo kang mabuti sa iyong paningin, ikabubuti mo yan para sa ikababanal at para sa ikapapanatili mo. Para sa mga mananampalataya, manalig ka sa Diyos at sa kanyang providensya. Minsan, nasabi natin niya, I believe in the finished work of Christ. Pero may nangyari lang na hindi maganda sa iyong paningin. Bigla ka nang nag-question. Bakit ako? Bakit ito nangyayari? Ba't hindi na lang dun sa mga addict ng kapitbahay ko? Ba't hindi na lang dun sa mga masasamang loob sa iskinita namin? Para naisip natin na nagkamali ang Diyos. Huwag! Providensya yan ng Panginoon kung anong kinakaharap mo ngayon. Mamulat tayo at manalig tayo sa Diyos. Mamuhay ka ng may kabanalan dahil banal ang Diyos ng providensya. Pamuhay ka ng may kabanalan. Pag nakaranas tayo ng mga bagay na hindi pumapabor sa atin, it's an opportunity for us to choose to be holy. Manatili tayong banal. Madaling maging banal kapag maganda yung nangyayari sa buhay mo. Mahirap magpakabanal kapag natetest yung bunga ng banal na espiritu sa iyo. Ang hirap maging pasensyoso, no? Kapag ikaw ay nakakaranas ng mga hamon sa buhay. Pero hindi natin nireklamo pag may blessings na dumarating. Lord, grabe na yan. Ba't ako na lang lagi ang binibless mo? May nagreklamo bang ganon? May nagsabi ba, Lord, pwede ba bukas huwag mo naman akong bigyan ng blessing? Pwedeng iba naman. Sana, humihinga na naman ako ngayon eh. Pwedeng magpahingihin ngayon? Iiba muna. Kahit 30 seconds lang. Wala. Magkaroon tayo ng panibago o ng perspektibong makadiyos. Mamuhay tayo ng may kabanalan sa Diyos dahil banal ang Diyos ng providensya. Pangatlo, humiling ka at manawagan sa Diyos pagkat para sa iyong providensya ng Diyos. Huwag ka magreklamo. Humiling ka. Huwag tayo magayos sa mga Israelita. Puro tayo reklamo. Puro murmuring. No. Humiling ka. Ngayong linggo ito, anong hiniling mo? Nakahiling ka na ba? Ang sabi ng Diyos, humiling ka sa aking Ama at ibibigay ko ang katugunan. Ayon sa kanyang kalooban, anak ka ng Diyos, humiling ka. Baka naman hinihiling mo laban sa kalooban ng Diyos, huwag kang umasa. Humiling ka at ipagkakaloob ng Diyos. It is His pleasure to give us His kingdom. Kagalakan ng Diyos na ibigay niya ang kanyang kaharian. Hindi nga niya yung salvation eh. Ano pa kaya hindi niya kayang ibigay? God will provide. Para sa mananampalataya, pawang kaparusahan ng iyong maaasahan kung hindi ka magsisisi sa iyong kasalanan. Walang habag, walang biyaya. Kaparusahan. Kaya nananawagan ng Diyos na ikaw ay magsisi at manampalataya. The gospel message is being brought to you by this pulpit.
Every Sunday, pinananawagan ng Diyos na ikay magsisi sa kanyang mayamang habag at biyaya ng probidensya, kaya mo lamang narinig ang tinig na ito. That's the only reason why you can hear the gospel. It's because it's God's grace and providence. Kaya habang narinig mo pa, makinig ka, tumalima ka, magsisi ka, at manampalataya ngayon, hindi bukas. Makailang beses ko ito sinasabi, halos linggo-linggo, ngayon. Nawa, sa mga inaabot ng tinik na ito, hindi lang dito sa apat na sulok ng lugar na ito, maging sa social media, kung ni-stalk mo yung aming YouTube page. Tinatawag ka ng Diyos para magsisi at manampalataya sa natapos na gawa ni Kristo. Maaring bukas, wala ng oras. Kaya dapat ngayon pa lang, tumalima ka na at magsisi at magpasakop kay Kristo. Tayo po'y manalangin. Aming Ama, ang iyong probidensya ay hindi namin lubusang maintindihan sapagkat kulang ang kaisipan namin bilang limitadong tao para ito'y maarok. Ngunit salamat dahil mayroon kayong pananampalatayang binigay sa amin. At yun ay sapat para kami ay dalihin ito sa pagkakapabanal at pagpapanatili ng aming pananampalataya. Kaya salamat o Diyos dahil narinig namin ang iyong salita na ikaw ang nagbibigay ng aming kakainin, iinumin, daramtin, nagbibigay ng kalakasan sa aming mga nanghihinang katawan, sumasaklolo sa aming mga suliranin, at nagpaparusa rin, Panginoon, sa mga hindi nananampalataya sa iyo at nagre-rebelde sa iyo. Doon pa lamang, Panginoon, nakita na namin na ikaw ang Diyos na matuwid at banal at ang probidensya mo ay matuwid at banal. Kaya o Diyos, patuloy mong dulutin na kami patuloy na manampalataya at magtiwala na kung ano man kaharapin namin sa araw-araw, ano man ang kaharapin namin sa bawat oras, ito'y kalooban mo at magpapasahob kami, Panginoon. Patuloy ka namin sasambihin at pupurihin sa ilamang papurit pagsamba sa pangalan Jesus. Amen at amen.